Hi guys, good morning! Ito naman tayo sa isang session na ating video, ang pagluluto. Ang gagawin natin ngayon, masarap. Siopaw, sana magustuhan ninyo. Okay, walang alis ha! Hoy, kisip ulit. Kisip. So, ito na. Hulog na natin siya. At least, sa ganyang paraan, safe tayo. No accident. Ika nga. Hoy, kulang yata sa tubig. Dadagdagan pa natin ng konti. Kasi nakalitaw pa yung karne. Yan. Lumubog na konti. At takpan na natin. Okay, yan gusto ko. Active. Okay, i-pressure cook lang natin siya ng 5 to 10 minutes. At habang ginagawa natin yan, gawin na natin yung dough. Ito naman, yung mixture natin ng water, yeast, at sugar. Lalagyan lang natin siya ng 1 tablespoon ng sugar. And then yung yeast natin naman ay 1.5. So, dali. Haluin pala natin muna yung sugar. Para maganda. Yan. Okay. Lagyan natin yeast. Kalat natin konti. Yan yung 1. Tsaka, ito na yung 1. Yep. Ngayon yan, patatagalin lang natin siya ng mga 5 minutes. Para lang mag-ano yeast, mag-activate. Mapapansin niya pag pwede na mabula na siya. Okay, itayin natin. Kaya nga pala, yung water niyan ay lukewarm. Kasi ayaw gumalag. Makakalimutan ko tuloy. Okay, wala nang atrasan. Lalaglag na natin siya.
Hindi, lahat ng dumi na kamayo. Hindi, lahat ng dumi na kamayo mapupunta sa tinapay. Sa lugar na medyo warm sa para doon siya magra-rise. Ipara-rise lang natin siya ng mga 2 hours. Okay. 2 hours para mag-rise yun doon. So 2 hours din ang pasyal. Oh, yan na. Nandito tayo. Sa Po Square and Boba. Kain muna tayo. Nandito na tayo sa loob at morder na si Mumi ko. Ano so? Sama kita sa video. No. Marami subscriber to, sigurado pag nakita ka. Sige, no? No. Isa lang? No. Ayan, ayan. Ayan. Hello. Okay, eto, start eating na kami. Sa akin, po, kay Mumi, ang tawag yan? Shrimp udon noodles. Oh, shrimp udon noodles. Mukhang masarap. Bale, hindi man niya kaya busin yan eh. Natitikman ko rin yan. Na eh, aniwala na kayo sa akin eh, change court na nasa akin yung kanya, nasa kanya na yung sa akin. Okay, continue eating. Okay, eto na yung resulta ng ating yung ating palaman, yung ating asado, pork asado, at yung ating dough na pinarice natin ng actually, 2 hours lang dapat eh. Pero, inabot ako ng siguro mahigit 3 oras kasi dami pa namin nilakad. Pero, at least, okay na. Ang gagawin naman natin dyan, ipepress lang natin para ma-release yung mga air bubbles. At pababayaan lang natin siya or siguro mga 5 minutes lang. 10 minutes. Tapos, ipoform na natin siya na siopaw pagbabalik ko. Next step natin, gagawa tayo ng parchment paper. Ito yung nilalagay sa ilalim ng siopaw. Gagawa lang tayo ng mga bilog-bilog patungan. Sinigam ko lang. Para lang hindi dumikit yun sa steamer. Depende sa laki ng siopaw nyo kung gano'ng kalaki ito. Kasi kung malaki, malaki rin ito. Malaki siopaw, malaki rin ito. Pero ang gagawin ko ngayon, siguro hindi masyado malaki. Para cute. Cute siya. Okay. Tamad magkupit eh, no? Talagang bahala na kung sa siya tamaan. Di ata bilog. Hindi makinaka lang perfect. Kayo, kung may time kayo, di perfect yun yun. Pero ako, okay na sa
akin yan. Masaya na ako yan. So, iwahiwalayin lang natin. Okay, lipitin ko lang. Okay, bago natin masahe, lagyan lang natin ng konting harina. Kasi kung hindi, didikit siya. Tapos, putulin lang natin. Hindi, hindi na pamputol. Hindi kamay. Dali. May pamputol tayo niya. Ito. Ayan na. Ako lahat eh. Pabalik natin ulit doon. Sa lalagyan, natakpan ulit natin ng plastic. Para, kasi ang continuous na magra-rise. Putulin natin. Kasi tayong pang kilo eh. Gawin natin. Ang bangin. Bangin natin ang maigay. Bawasan. Bawasan. Okay. Ang pipit-pitin natin yan. Okay. At kinakailangan natin ang rolling pin. Sa pag-roll natin, yung gilid lang, yung gitna, iiwanan natin ng konting tambok yun. Kasi yun ang magiging ibabaw ng siopaw, mas makapal siyang konti. So, lagyan na natin ang ating palaman. Ito yung, ano to eh, hinimay-himay ko na ng konti ito eh. So, makapansin nyo, hindi siya bloke-bloke. Hindi siya palalaki na. So, lagyan na naman sa gitna. Yan. Pigyan pa natin. Huwag lang natin pataas. Itisara natin. Ngayon, dapat ang siopaw ninyo. Pag mamantika, bawasan ninyo ng mantika kasi pag ang nakikita nyo ba sa video? Pag ang mantika lumabas dyan, hindi magdidikit itong dough ninyo. Mahirapan kayong pagdikitin. Kaya may isa na tayo. One siopaw. So, pag-fold. Tapin lang natin pataas. Para lang tayong gumagawa ng pleats. Yan. Tingin natin sasara. Yun, hanggang sarado na. Tapos, press. Press pa tawag doon. Papindot. Yan, papindot. Pisil. Para magdikit. Tapos, taob. Yan. Ayan na po siya. Okay. Tender loving care. Siya nga pala, yung mga doon na hindi nyo pa binagamit, lagi nyo tatakpan ng plastic. Lagi nyo tatakpan yan kasi para hindi mahanginan, hindi siya matutuyo. Tapos pagkatapos natin mag-wash siya pa, i-set aside natin doon siya, hayaan natin siya mag-rise for another. For mga 50 minutes, lalaki pa siya ng konti. Yung tubig, lagyan natin ng konting suka. Kasi mga isang kutsara. Para pagka, sabi nila, kakaputi daw yun ng siya pa. Ewan ko lang din. Subukan na rin natin. I-steam natin siya ngayon ng mga 18 minutes. So, ayan na, Aknaya. Bayan na yung ating siopaw na ini-steam. So, ang gagawin lang natin dyan, tatakpan natin siya ng damit. Naunang tela. Tsaka natin lalagyan ng takip. Tapos, i-steam natin siya ng mga 18 minutes. After 18 minutes, aalisin natin ang takip. Pero iiwan natin yung tela
para hindi siya papasukin ng malamig na hangin. Kasi kung pumasok yung malamig na hangin, magsisrink yung siopaw. Okay, so naka 18 minutes na tayo. So, i-up na natin ang kalan. At alisin na natin ang takip. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na importante na siwala yung takip. Wow, mainit. Siwala yung takip. Hindi papasok ang mainit, mainit na tubig. Malamig na hangin. Kasi pag pumasok ang malamig na hangin, katulad na sabi ko, boom! Impis ang siopaw niya. So, lumamig na siya. Pwede na nating alisin. Kunin na natin yung siopaw natin. Yan na po ang ating finished product, ang ating siopaw. Aknayab! Birenda muna tayo! Siopaw! Mas masarap yung nakaraan. Aknayab! Salamat sa panunod ninyo. The best care talaga. Sana nagustuhan yung pagluluto natin ng siopaw at alam nyo, yun ang paborito ng aking pamilya. Lagi kong ginagawa yan pag may panahon ako. Lalo dito sa Amerika, alam nyo, kung minsan laging busy ang tao. Ako, konti lang ang panahon. Pero, salamat at kung di pa po kayo nagsosubscribe, malawak pa po ang subscription. Marami pa po kulang. So, salamat sa inyo lahat at sabi nga ng kaibigan ko, salamat din. At God bless everybody. Mabuhay ang Pilipinas.